So this is our summer in time getaway last December 2023. We visited the hometown of our mother in Balanhiga, Eastern Samar. So we stayed there from December 21 to 27. So our flight was in Terminal 2 and we took the 4 a.m. flight. So the flight going to Tacloban from Manila takes just an hour. And we were very fortunate na kahit na dumating kami ng 5 a.m., our accommodation in Tacloban allowed us to put our things doon sa kanilang area. Kaya nakaikot kami sa aming day one ng Matiwasay. So we went to Robinson's and then afterwards ay sa Santa Niña Shrine doon sa downtown area. So this is our accommodation in Tacloban, highly recommended, ADC Transient Inn. I'll just put the details in the description box. Meron silang FB page at madali silang kausap. So maganda talaga yung, we enjoyed our stay here. So papunta, tsaka yung pabalik namin ay dyan kami nag stay sa kanilang area. So for our second day, may kinausap kaming travel and tours, yung JTMC Travel and Tours, and yung package nila was yung Basay trip, yung sa Sohotan Cave, tapos side trip sa MV Eva Jocelyn at saka stopover sa San Juanico Bridge for a photo op. So pick up doon sa accommodation at saka pabalik, no, yung kasama sa package. Pero in our case ay nagpahatid kami sa terminal ng pagdating ng hapon kasi sasakay na kami ng van going to Balanhiga. Again, the JTMC Travel and Tour is recommended rin kasi we were able to enjoy our second day thanks to them. Okay naman silang kausap. Nakita ko lang sila sa FB and very smooth naman yung aming transaction. So ayun, ito ang Sohotan Cave, yung entrance nila. Actually, marami sa parang ang tour area talaga ng or attraction ng Samar ay itong mga natural parks na ganito, no, yung mga caves. And this is just one of the many caves or natural parks na meron. So ayan, very safe naman in all fairness yung trip na ito. So as you can see, meron kaming hard hat at saka naka vest din kami nung nakasakay kami doon sa bangka nila, no. So from the park, mga 15-minute boat ride going to the Panhulugan Cave. Ayan, yung nakikita nyo yan. And then parang mga 1 hour kayo dyan sa cave na yan. So meron silang magaling na tour guide dyan, ano, na nagtuturo, nag-explain para mas ma-appreciate nyo yung mga rock formations dyan sa loob, and the family really enjoyed this. Tapos after that ay meron ulit around 15 minutes na kayak naman, ano, going to yung kanilang spot na pwedeng maligo. Ayan, so may mga bangkero na magdadala sa inyo. So uupo lang kayo dyan, ang bangkero ang magsasagwan talaga.
So finally, we're in Balanhiga. First time namin ito lahat, no? Except syempre sa aming parents na makita itong town na to. And ayan, buti na lang nung dumating kami ay Saturday, na-experience namin yung market day. There's no better way to experience talaga yung mga probinsya, no? Ang sarap makita yung market day talaga sa mga probinsya. So ayan. So ang nasa likod namin ay ang Balanhiga River na talaga namang kwento ng aming nanay. Ito yung palengke talaga nila, no? Ito yung lagi niyang kinikwento sa amin noon. And we're very happy na makita ito. Kasama siya. So, summer is known in our history for the Balanhiga Massacre. Ito yung makikita mo sa plaza, no? Meron silang dambana para doon sa mga lumaban during that time. Andun din yung, syempre, yung mga estatwa. Yung isa, estatwa ni Jose Rizal. Yung isa naman ay yung estatwa nung leader, nung Balanhiga Massacre. Ayan. So, ayan ang Balanhiga Bells, finally, na naibalik na. So, on Christmas Day, ay nagpunta kami sa isang beach resort sa Barangay Hagnaya in Salcedo, Eastern Samar. So, ito ay isang nagbayad lang kami ng minimal fee for the cottage. Yung pinaka-basic nila is yung may table and yung upuan. Very basic na cottage, parang around 300 pesos. Tapos meron silang environmental fee. It's the yung Del Barrio Beach Resort doon sa Barangay Hagnaya. Ayan. Pero hindi ka pwedeng mag overnight kasi pang day tour lang talaga itong resort na to. Pero may nakita kaming isang resort doon sa katabi na pwede ka talagang mag overnight, no? But our family just stayed in the area for an hour. Ayan, ano? So from 3 o'clock to 4. So by 4 o'clock tayo na rin kami kasi malakas na yung alon at tumataas na yung tubig. So when visiting Samar, ito yung ilan sa mga dapat na i-consider. Number one is the weather, no? So ang panahon ng sa Samar sa December ay very unpredictable. So maaraw tapos bigla na lang uulan. So you have to consider that kasi may mga plano na pwedeng hindi matuloy if you don't consider that. So aside from the weather, you have to know that ang biyahe sa probinsya, nanggagaling yung mga van from Tacloban pa. So may oras, no, yung biyahe nila. So we were surprised na nung papunta kami ng Balanhiga, nalaman namin na hanggat hindi napupuno, syempre, yung van ay hindi sila babiyahe. So, in our case, ang ginawa namin ay inano na lang namin, ano, pinakyaw namin ng family namin. Since marami naman kami, we decided na bayaran na lang yung buong biyahe para makaalis na rin. So, yan yung isa pa sa mga you might want to know, no, kung kayo ay first timer na mag-visit sa Visayas like us. So nung kami ay bumalik na going to Tacloban on our last day, we were able to visit yung mga sites, no, like the Palo, yung landing, Leyte landing. Ganun din, ano, pinakyaw na lang rin namin, ano, yung aming van from Balanhiga going to Tacloban. Ayan. So yun yung mga ilan sa natutunan namin, no, with our visit. So
So if you will be like us na ang flight ay nasa gabi pa and you need to check out from your accommodation, isa sa pwede nyong gawin ay yung magstay na lang din sa mall kagaya ng ginawa namin. So in this case, pumunta kami sa Robinson's Marasbaras because yun yung mas malapit sa airport. Doon na lang kami naghintay hanggang sa mag-check-in time na namin. So that's it! Thanks so much for watching! Don't forget to like and subscribe to this channel.